God's great day, dear heart. This is your servant, Doc Lovey, here on our channel, Doc Lovey Channel. So, ang ating tatalakayan, as promised during our last video, is about lungs, right? So, bibigyan ko kayo ng siyam na paraan para mapangalagaan ang ating baga or lungs. A story to tell you, a story, my story. Kasing-kasing ko, ikonekto. I'm back at umpisa na natin ang ating discussion about sa siyam na pamamaraan upang maiwasan ang pagkasira ng ating baga or upang mapanatili ang kalusugan ng ating baga or lungs. Una, huwag manigarilyo or huwag mag-smoke. Kung smoker ka na, quit smoking. Pero hindi naman yung pag nagsusmoke ka ngayon ng isang kaha, kinabukasan tapos na, no. Unti-unti iyang iiwanan ang pag-smoke. Paisa-isa, halimbawa, isang kaha, kinabukasan ka, kalahati na lang. The following day, 1/4 na lang ng kaha. The following day pa rin, next day pa rin, bali, 5 piraso na lang, 3, 2 hanggang sa makalimutan mo na ang pag-smoke. Kasi smoking is really dangerous to our health. Kaya nga, hindi mainam kung merong nag-susmoke sa family. Kasi kahit naman tayo, hindi tayo mga smoker, tapos tumatabi tayo sa mga taong nag-smoke, ganun rin yun. Second smoker is affected din sa usok ng sigarilyo nila. Kaya kung may nagsusmoke sa paligid, umiwas-iwas tayo. Or magtakip tayo ng ating mga ilong. Kasi yan, nakakasira talaga ng ating lungs yan. Alright? Tapos, 2. Avoid exposure to pollutants. Indoor pollutants muna tayo. Indoor pollutants. Meron tayo mga pollutants sa loob ng bahay. Number one, halimbawa nag-change tayo ng pintura ng ating bahay. Nag-hire tayo ng tao na magpipinta. Ayan. Tapos tayo nandyan rin, naaamoy natin lahat ng amoy ng pintura. So, dapat pala magtakip tayo ng ating mga ilong. Kung wala tayong magandang mask na hindi na natin maamoy yung amoy ng pintura, magbasa tayo ng panyo or dimpo, tapos yun ang ating ilalagay dito, itatakip sa ating mga ilong para hindi na tayo makakaamoy sa amoy na yan. Okay? Isa pa, meron pa tayong mga matinding pollutants, no, sa loob ng bahay, katulad na lang ng paglilinis natin ng ating comfort room na ating inuduro. So, gumagamit tayo ng muriatic acid. Ayan. Ang muriatic na yan, naku, mapagsik yan sa ilong. Kaya, isa rin yan. At isipin nyo pa lahat na may mababagsik na amoy. Pag meron kayo niyan, iwasan nyo yan. Takpan nyo ang inyong mga ilong. I-safe nyo ang inyong mga lungs. Ayan. Alagaan natin ang ating baga. Dalawa lang yan eh. Pero parang isa lang yan kasi magkadikit. Pero left and right, dalawa na rin. Okay, so andito na tayo sa ikatlong paraan upang maiwasan ang pagkasira o upang mapangalagaan ang ating baga. So, iwasang maglagi sa labas ng bahay. Nakatulong rin pala yung pandemic, yung COVID-19 pandemic kasi na malagi na tayo sa ating mga tahanan. So, naiwasan na natin yung mga smoke sa labas, yung pollution sa labas, naiwasan na natin. Kaya lang, hindi naman ganito ang gusto natin buhay, diba? Gusto natin normal pa rin, pero dapat may disiplina sa sarili. So, dito sa ikatlo, sinabi natin iwasang maglagi sa labas ng bahay. So, dapat manatili tayo sa loob ng bahay. Marami namang magagawa sa loob, diba? So, kung mamalengke tayo, pwede namang gawin natin every Sunday or Saturday. Tulad ko, andito ako sa Cebu City, so may pandemic, diba? So, meron tayong quarantine pass kasi ECQ. Tapos sa quarantine pass, 3 days lang in a week, pwede lumabas yung naghawak ng quarantine pass na yan. Ako,
Tuesday, Thursday, Saturday. Pero lumalabas ako every Saturday lang. Ang bait ko pala. Joke. So, yun. Pwedeng, kahit authorized naman tayong lumabas every second of our life, kung wala na itong pandemic, nasa atin yun. Kung paano natin alagaan ang ating sarili na hindi masyadong ma-expose sa mga pollutants or pollution. Ayan, magligid tayo sa loob ng bahay. Okay? Pero doon sa mga nagtatrabaho, hindi naman maiwasan na everyday lalabas talaga. So, magtakip lang talaga ng ilong. Kasi hindi naman pwedeng sabihin mo sarili mo. Halimbawa, ako dito, ako sa Mambaling, Cebu City. Tapos, ang trabaho ko nasa IT Park. Ayan. Hindi naman pwedeng sabihin, pagkalabas mo ng bahay, sabihin mo, hindi mo na ako hihinga hanggang makarating doon. Hindi naman pwede yun. Siyempre, mamamatay tayo pag hindi tayo humihinga. So, yun. Kaya, yun lang. Tip yan. Number 3. Number 4. Iwasang magkaubo. Magkasipon. Lalo na ang magkalagnat. Kasi ibig sabihin, pag may lagnat tayo, may infection yan sa loob ng ating katawan. Iwasan. So, paano ba maiwasan? Of course, maraming paraan yan. Kung mayroong nilalagnat dyan, or mayroong ka nakitang taong may ubo, may sipon, ganyan, umiwas-iwas ka naman. Hindi naman yung maarte, kaya umiwas ka. Siyempre, alagaan natin ang ating mga sarili. At kung sakali talaga di maiwasan, magkakasakit tayo because it's viral. Parang virus din ba? Na hindi na yung COVID-19 na virus. Virus din na ang mga tao, uso-uso, mayroong mga sipon, ganyan. So, ayun. Basta lang, sisikapin natin gumaling agad. Gagaling naman tayo agad eh pag alagaan natin ang ating mga sarili. Pwede tayong mag-take ng mga gamot ayon sa ating mga doctor, or pwede din tayo mag-opt to food supplements na ibibigay sa ating mga doctor din sa All Natural. Ayan. So, nasa atin naman yun eh. And then, mag-detox or mag-cleansing tayo sa ating buong katawan at least 4 times a year. Paano ba ang pag-detox? Maraming paraan yan. Meron tayong machine to detox. Kasi meron ako niyan eh. Meron ding nag-cleansing ka lang. Nag-fruit diet ka. Ganyan. Mga water diet. Ganyan. Kaya nyo ba na water and fruit diet in 1 week? Pwede nyo gawin yan at least 4 times a year, every 3 months. Pero mas mainam kung kayanin talaga every month, gawing every month, or mas madalas. Kasi nga, ganito yun. Diba sa loob ng ating bahay, naglilinis tayo, nagwawalis, ganyan. Merong nagmamadali tayo, walis lang ng konti, punas-punas ng kaunti. Pero meron din tayong times na nag-general cleaning. Kung ginagawa natin yan sa ating mga bahay, paano pa kayo sa ating katawan? Okay, so yan. So, doon na tayo sa number 6. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayan. Mag-exercise tayo ng madalas. Kahit hindi naman araw-araw. Kasi minsan busy eh. So, hindi araw-araw. Basta madalas. At piliin yung mga exercise nyo na hindi naman kayo nababagot or parang nabuboard ba. Na, kasi pag ganun, ayaw mo yung ginagawa mo, hindi yan makakabuti sa'yo. Kasi ayaw mo nga eh. Kaya kung ano yung exercise mo, piliin mo yung katanggap-tanggap. Yung maluwag sa dibdib mo, naggagawin mo ang ehersisyong yan para makatulong sa'yo. I suggest, kung may mataas kayong hagdanan sa loob ng iyong bahay, akyat-baba ng paulit-ulit. O kung meron mga utos dyan, kaya nyo namang kayo ang kukuha sa baba, paulit-ulit. Utusan mo pa ako para meron akong daylang umakyat at bumaba. Ayan. Pero ako naman, sa akin naman, ang ginagawa ko ay nagtakbo. Run in place. Dyan ako sa kinatatayuan ko, nagtatakbo ako ng 400 steps. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 400. Pero, hindi ko sinasabi na gawin nyo rin. Lalo pat, halimbawa, hindi kayo sanay mag-exercise. Nabulur na naman ako. Hindi kayo sanay mag-exercise. So, gagawin nyo, takbo muna kayo ng mga 20.
Kung hinihingal, pahinga. Tapos, ulitin, dagdagan mo ng 20. Hinihingal ka naman, pahinga. Hanggang sa makaubos ka ng halimbawa mga 100 steps sa pagtatakbo-takbo mo in one day. Kinabukasan or next time na mag-exercise ka, gawin mo ng 200. Next time, gawin mo 300 hanggang sa maabot mo yung 400 and so on and so forth. Depende sa'yo. Pero sinasabi ko sa inyo, isa alang-alang niyo yung kakayanan niyo. Depende yun kung madali kayong hingalin o hindi. Okay? So yan. Pero ako talaga, 400 steps in a day. Kaya ko yan. Alright? Kasi maganda yan pag nag-run in place ka talagang yung lungs mo. Ganyan. Bumubuka-buka yan. Kaya nakakatulong talaga yan. Okay? So next is kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng sapat na tubig. Yan. So, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Hindi lang masarap. At dapat ang ilagay nyo sa isipan ninyo, lahat ng pagkain masustansya, anuman ang lasa niyan, anuman ang mukha niyan, dapat isipin nyo masarap yan. Kasi nakakatulong. What the mind can conceive, the body will achieve. Diba? Kaya dapat umpisahan yan sa magandang pag-iisip. Ay to, masarap to, kasi healthy to, ayan. At ituturo nyo rin yan sa mga bata sa paligid nyo, maaring pamangkin nyo, kapatid nyo, or kung maging magulang na, sa mga anak ninyo. Turuan nyo sila na ang pagiging pagkamasarap ng pagkain ay hindi sa lasa, kundi sa sustansyang makukuha. Okay? Tapos sinasabi ko rin na tamang sukat ng tubig or ano yung sinasabi ko? Sapat na tubig. So, ano bang sapat na tubig? At least, 8 glasses of water every day yan. Pero, mas mainam kung 10 basong tubig yan. Alright? So, umpisa natin sa umaga pagkagising natin. Kahit antok-antok pa, pero huwag kayong bumangon diretso ha. Mag-antay kayo mga few seconds or few minutes na nakaupo muna. Para settle down muna yung ano, yung para magising mo na ang buong katawan mo, paa mo, kamay mo. Para, kasi yung iba, pag high blood sila, nahihilo, natutumba yan. Kasi galing higaan, biglang bangon. So, rest mo ng ganyan, ganyan. Tapos, pagkatayo mo na, una mong kunin tubig. Minum ka ng 2 glasses of water and an empty stomach. Yan, kung wala kang food supplement. Pero kung meron kang food supplement, ihalo mo yung food supplement mo sa tubig. Yun ang inumin mo. Okay, so, basta bilangin mo na 2 glasses na yon. After 30 minutes, pwede ka na magagahan. And then, pag kumain ka ng pagkain ninyo, after 15 to 30 minutes muna bago uminom ng tubig, wag lang muna uminom. Pero kung mabilaukan kayo, mabulunan, ganyan, pwede uminom konti. Alright? So, bilangin dapat 8 to 10 glasses of water every day. Sapat na yan. Tapos doon na tayo sa ika-8. Iwasan nating ma-stress. So isipin natin, ano ba yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa atin? Sa akin naman, ang nakakapagpa-stress sa akin, discomfort. Kaya pipiliin ko yung damit na comfortable ako. Kasi dati nung kabataan ko, napakahilig ko magpa-sexy. Yes, gusto ko magpa-sexy. Kaya mga sinusuot kong damit, sexy talaga. Pero hindi siya comfortable. Pag nagkaedad tayo, natututo tayo sa buhay, nakaka-stress naman pala yung masikip. So, ang ginawa ko, nagsusuot ako ng mga comfortableng damit para iwas stress. Ano pa bang nakaka-stress? Yung ginagawa mo yung mga bagay na ayaw mo. Kaya kung talagang kailangan gawin ang isang bagay, mahalin mo. Huwag mong ayawan. Tapos, ginagawa mo ang ayaw mo. Kaya, mahalin mo at gagawin mo. So, habang ginagawa mo, mahalin mo yan. Alright? Para mas, di ka ma-stress. Tandaan nyo, pag na-stress tayo, up to 50% na madadown or babagsak ang ating immune system. Up to 50%. Paano tayo mapangalagaan ng isang immune system or doctor, built-in doctor natin, na bagsak na bagsak na. Paano tayo mapangalagaan?
Kaya pag-stress ang tao, ang daming karamdamang lumalabas. Kaya iwasan yan, okay? Para mapangalagaan ang ating baga. Alright. Ang last but not the least, ano ba? Ang pinaka-importante sa lahat, magdasal araw-araw. Yes, lagi talaga magdasal araw-araw. Importante yan. Pinaka-importante yan. Pwede kang mag-rosary before going to bed. Pwede ring magkikapag-usap ka lang ni God kasi yung iba ayaw nila mag-rosary. Di ko lang alam sa kanila kung bakit ayaw nila mag-rosary. Siguro nahahabaan, pero sa akin, para sa pag nasanay ka na mag-rosary, yung every mystery yan, may intention yan eh. Every mystery, kasi 5 mysteries yan araw-araw, diba? So, may intention yan. Bawat mystery may intention, so pahahabain pa namin yan. Bakit? Kung merong nagpapadasal na tao, first mystery, ganito, ganun. Second mystery, ganito, ganun, diba? Pero, pag sanay na sanay kang mag-rosaryo, parang ang ikli-ikli lang. Kaya sa mga sanay magrosaryo at gusto namang tumaas ang antas at mas bumuti ang kalagayan ng katawan, lalo na ng lungs, makikipag-usap kayo ni God ng madalas. Si God, yan ang ating Ama na nasa langit. At ako, tinatawag ko siyang Ama. Amahan in Bisaya, Ama in Tagalog, Father in English. Yan ang tawag ko sa kanya. Ama, amahan, please, ganyan, ganyan. Pero mas marami akong thank you kaysa please. Kasi yung please na yan, para sa akin, hindi masyadong gamit. Hindi masyadong importante o hindi masyadong mahalaga. Kaya mas mahalaga yung nagpapasalamat ka pala, parate. Kasi iba kasi ang prinsipyo ng ating mahal na ama eh. Iba ang prinsipyo ni Jesus. Yes, ang prinsipyo niya, ganito yun. Kung gusto mong may marating ka or kung anong gusto mong mangyari sa sitwasyon mo, kung ano yung gusto mong kinalabasan, yun ang sasabihin mo, yun ang banggitin mo ng madalas na may pasasalamat. Kaya ibig sabihin nun, imbes na magmamakaawa ka, paglimbawa nasa isang sitwasyon ka na magulo, nakakalungkot, nakakaiyak, huwag mong tingnan ang sitwasyon na yan. Tumingin ka dun sa malayo kung saan ini-imagine mo ang magandang resulta after sa nangyari. Yun ang lagi mong sasabihin maraming salamat na ganito't ganon. Ganito't ganon. Maraming salamat po. Mahal na ama, thank you talaga. Effective yan. Kasi tingnan mo ang buhay ko. Tingnan mo ang buhay ko. Hindi ako mayaman. Pero hindi ko masasabing kawawa kami. Kasi dahil sa prinsipyo na yan ni Jesus at sa ating mahal na Ama na siyang itinanim sa akin ng banal na espiritu ng mahal na Ama at mahal na anak. Siyempre, itinanim nga eh. Kaya tumubo na, nag-grow, namunga na sa akin. Kaya ang dami talagang mga surprises, mga favor na binibigay ang mahal na Ama sa akin. Kaya ang saya-saya ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na ginamit niya upang kami ay matulungan. Lalo na ngayong panahon ng pandemic, pinapadali niya ang lahat. Para bang walang kulang sa buhay namin. Wala talagang kulang. Makakain na agahan, tanghalian, hapunan at nakakain pa ng mga snacks-snacks. At ang gatas ng mahal ko na si Baby Chris. Tuloy-tuloy lang ang pagbili. Kaya ang bait talaga ng mahal na ama. Kaya yan pa lang, dyan pa lang sa bagay na yan, panalo na tayo. Pag araw-araw tayong nagdadasal. Kaya huwag niyong kalimutan yan, ha? Araw-araw magdasal, magpasalamat sa kanya sa lahat ng bagay. Kasi wala naman tayong dapat, wala namang bagay na hindi dapat ipagpasalamat. Tulad na lang sa prinsipyo yung tinuro ko sa inyo today na dapat matutunan nyo kung ano yung sitwasyon, kung ano yung kalagayan, kung ano yung problema, huwag dyan tumingin at huwag yan ang banggitin. Yung gusto nyong resulta after that. Resulta na magpapasaya sa inyo ang ipagpasalamat mo sa araw na yan. Maraming salamat po. God bless everyone and mabuhay. See you next time. Bye-bye!